So yung basic setup nito is nasa Paul, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share, and subscribe. Click na rin yung notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga Paul, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon Top of the Line K6E engine, 660cc, 64 horsepower, 12-valve 3-cylinder all-aluminum engine. So ito yung top of the line sa mga DA64W. So yung kulay ng ating unit is black and gray. Ayan, so yan po yung kulay ng ating unit. So yung gamit natin is Ansel Urethane Paint, yung pintura ng ating unit. So yung ating windshield is fully tinted na din. So Smiley Edition grills na 3-layer headlights. Ito yung ating headlights. So ito yung ating high beam, low beam, signal light, at saka yung ating park light. So ito naman yung ating makita natin, ito naman yung ating fog lamp. So bilog siya with chrome. So makita natin, so dito wiper kompleto, yung ating side mirror auto fold, then retractable yung ating mirror. So original lang, wala siyang accessories dito. Then dito meron tayong fender light. Then dito meron tayong brand new na mag wheels, 14 inches 165 by 70 R14 yung gulong natin. So with body kit po yung unit natin. So double power slide po ito mga Paul. So pakita natin yung ating sliding. So function po yung kanyang remote. So long press lang natin to. So mag slide na yan. Then lalabas po yung ating auto step. Ganun rin sa kabilang side, long press lang natin. Yan, so lalabas na yung ating sliding door. Yan. So dito naman tayo sa likuran. So yung harap is disc brake, and dito sa likuran is brake drum or brake shoe yung gamit. So yung spoiler natin is original sa mga high roof na unit. Meron tayong third light, wiper sa likuran, Suzuki emblem. So meron pa tayong sticker ng ating channel. Yan. So dito taillight natin is original po sa DA64 double nyo. So meron din tayong reverse sensor dito mga Paul. Then yan, so yung camera natin, yan, kita natin. So Every Wagon emblem nandyan. So dito makita natin wala po siyang third set na pinalagay. So yan po yung request ng ating owner. So lagyan natin, i-open natin yung slide para mas maliwanag. So yung itaas natin, makita natin is black lang po yung nilagay natin. So filled. Then dito naka plastic na din, left and right. Plastic po yan. Brand new yung matting natin. Yan, so meron tayong mga extra lagayan dyan. Meron din tayong charging port dito sa gilid. Ayan, so yung kagandahan sa mga ganito unit pa call is foldable po yung mga upuan sa harap. So pakita natin kung paano natin ipupold yung ating captain seat. Ayan, so para makita natin kung gaano kasulit yung ating DA64W na top of the line Smiley Edition. Ayan, so pull natin. Ayan. So ayan po yung upuan natin pag naka-fold siya, pwede natin yung gawing mini camper van. Yan, so maganda po to sa mga gustong mag mini camper van or gusto mag van life. So ito yung the best na mini van makakala. Yan, so balik natin, kita natin kung paano natin balik. So iangat na natin dito. Yan, so angat na rin. So ganun na din sa kabila, try natin. Yan o. So pwede din itong side lang yung ipo-fold para may makaupo ka sa kabila. May pin din na yan sa inyo mga Paul. Ayan o.
di ba? So yung upuan natin is naka-captain seat na rin. Meron siyang headrest, meron siyang armrest, meron din cup holder. Pwede din natin yan i-unfold para mas malawak yung espasyo ng ating upuan. Din dito makita natin brand new yung mating natin. So yung plastic dito is pininturahan din natin. So lahat ng D64W plastic po dito. Then yan, makita natin yung ating tie rings, jack, at saka yung ating riser. Ayan. So dito rin sa harap yung ating main power window switch nandito. So bago na din yung cover natin dito sa ating mga door pads left and right. Ayan. So kita din natin dito sa ating steering is original. So imitin natin yung susi. Ayan. So para makikita natin yung kanyang window. Ayan. So functional po yan lahat. Ayan. So nagpa-function. Auto fold ng side mirror. Ayan. Functional po yung dalawa. So left and right. Then dito yung ating main switch sa ating power slide. Kung hindi mag-function yung ating remote, ito yung gamitin natin. So long press lang natin, left and right. Yan, long press lang natin. So mag-function yan. So pwede din natin yan i-off yung ating auto step. Pwede din natin i-off yung ating power slide. So pwede na natin yan i-manual na galaw. Yan. So ganyan kaganda yung ating D64W. So dito naman makita natin yung dashboard natin is back to original yung kulay. So meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Meron din tayong digital temperature gauge dito na nilagay. So yan po yung request ng ating owner. So yung aircon natin, ito apat po yung air vent niya, isa, dalawa, tatlo, and apat. So dito din yung ating glove box. Meron din tayong extra lagayan dito. Overdrive switch, ito yung ating shifter ng ating unit. So yung mileage natin ngayon is 113,644. So start natin yung ating makina. So yan, oh. Ayan. So patay natin yung overdrive natin. So makita natin yung cold start natin. Parking brake indicator makita natin dyan. So RPM indicator sa ating gear, sa gas natin. Then ito yung sa ating speedometer reading. Ayan. So makita natin dyan. So yung RPM din, temperature natin. So makita din natin sa temperature natin or digital temperature gauge. So dito yung ating mga sun visor left and right. Then ito yung ating room light. Ayan. So dito yung ating center mirror. Then yung ating lagayan dito. Ayan, meron din dito lagayan ng mga sa glass or yung ating mga Ray-Ban. Ayan. So yung reverse sensor natin nandyan. So makita natin yan. So yan po yung unit natin. Yan, meron din siyang extra fan dyan. So yan po yung request ng ating customer. Headrest kompleto, meron pa siyang extra neck pillow. Armrest, then dito meron din siyang cup holder. Ayan. So titingnan natin yung makina natin. Ayan. Ayan. So ito yung makina natin na K6E engine, 660cc, 64 horsepower, 4-speed automatic transmission. Meron itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So naka-turbo po ito, mga kolegyan. So goods na goods yung RPM ng ating unit. Sa kabilang side, titingnan natin. Ayan, oh, tintab. So color metallic green. Ayan. So kayo yung mamili ng kulay. So dito makita natin yung ating charge number, gas tank opener, goods. Ayan. So dito rin makita natin yung ating throttle body. Sa throttle body natin makita natin yung ating map sensor, TPS sensor, and IECB valve. Then makita natin yung alternator natin, aircon compressor, dipstick sa ATF natin, din yung sa engine oil natin. So ito is a air filter housing, din yung ECU natin. So din makita natin yung ating main fuse box. So yan po yung makina natin.
So dito naman sa hood, titingnan natin kung ano yung makita natin dito. Ayan. So dito yung hood opener natin. So hood opener natin. Ayan. So dito, makita natin yung ating brake fluid reservoir, yung ating coolant reservoir, radiator cap, then yung ating windshield washer reservoir. So yan po yung unit natin na double power slide, top of the line, Smile Edition Hyrop 4x2, naka 3-liter headlights all in. So umabot nito ng 340,000 all in po mga hoy. So yung basic setup nito is nasa 315,000 lang running condition. Depende na po yan sa inyo. Kung meron kayong mga extra budget para sa mga accessories, pwede natin yan idagdag. Kaya dyan po mag-umpisa yung pricing na tataas. Halimbawa 315, meron kayong mga gusto na mga accessories, tataas po yung presyo ng ating unit. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads kagayon po. Ingat po mga call, and bye bye. God bless po sa ating lahat.